na maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan, lalo na ng mga bansa. Kaya naman maging ang bansang Pilipinas ay mayroon ding mga bansa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga bansang ito ay ang Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Amerika at Arab Nations. Paano nga ba nag-umpisa ang hindi pagkakaunawaan ng mga bansang ito sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Isa ang bansang Pilipinas sa talaga namang maraming mga tao ang pumupunta sa ibang bansa upang makipagsapalaran sa paghanap ng trabaho. Kadalasan sila ay construction worker, factory worker, domestic helper, nangangamuhan at marami pang iba. Kaya naman kahit sa ang panig ng mundo, mayroon at mayroong Pinoy na nagtatrabaho sa kagustuhan na kumita ng malaking pera. Kahit na mahirap ang mag-isa sa ibang bansa, tinitiis nila para sa pamilya. Ngunit, isa sa mga kinakaharap ng mga Pinoy na OFW ay ang direktang epekto kapag nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang ating bansa na Pilipinas sa bansa na kanilang pinagtatrabahuan. Narito ang ilang bansa na nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa ating bansa. Indonesia. Sino ang mag-aakala na ang bansang katulad nito? Mula sa itsura ay nagkaroon din ng nabuong di pagkakaunawaan sa ating bansa. Nag-umpisa ito ng kidnapin ng mga rebeldeng Abu Sayyaf ang ilang mga Indonesian citizens sa probinsya ng Sulu noong 2016. Kaya naman nagprotesta ang mga Indonesian sa tapat ng Philippine Embassy sa Indonesia at may bit-bit na mga banner. Dahil sa insidente, naging dahilan ito upang makatanggap ng hindi magandang pagtrato ang ating mga kababayan sa Indonesia. Isinisisi nilang nangyari sa ating mga kababayan. Sinasabi nila na naglipa na daw sa Pilipinas ang mga grupo ng rebelde. Amerika. Paano nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang Pilipinas at Amerika? Kung alam naman natin na malapit talaga ang bansang ito sa Pilipinas. Kung babalikan natin ang nakaraan, matatandaan kung gaano kababa ang tingin ng Amerika sa Pilipinas. Makikita sa isang pahayagan na The Boston Sunday Globe kung saan nakalahad ang pagbabago daw ng ginawa ng mga Amerikano noon sa Pilipinas. Taong 1920, nagkaroon ng malawakang immigration ang mga Pilipino sa Amerika. Dahil nga sa napakayamang bansa nito, madaming mga Pinoy ang naghangad na makaranas din ng kaginhawaan sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, tila kabaliktaran ang nangyari dahil nakaranas ang mga ito ng pagpapahirap. Dahil ibinibigay sa mga Pinoy ang napaka mabibigat na mga trabaho. Ang masakla pa dito ay sapilitan. Nagpatuloy ang ganitong pagtrato hanggang sa dumating ang taong 1940. Sa taong 1940, dito nabuo ang kasunduan na Nationality Act of 1940 kung saan maaari na maging isang citizen ng Amerika ang mga Pinoy. At kabilang na din dito ang pagkakaroon nila ng proteksyon para sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang mga Pilipino ang sakop ng Nationality Act of 1940 dahil maging ang ilang mga dayuhan ay sakop ng kasunduan na ito. Ngunit kung iisipin nating mabuti, lalo na nung nagdaang pandemya, hindi maitatanggi ang pangmamaliit at pang-aabuso na natanggap hindi lamang ng ating mga kababayan, kundi ang ilang mga kapitbahay din natin na asyano. Dahil marami sa mga ito ay isinisisi ang pagkakaroon ng pandemya sa mga asyano. Kaya naman hindi biro ang diskriminasyon na natanggap ng ating mga kababayan at kapitbahay. Meron pa dyan na napabalita na nakatanggap ng pananakit na pisikal at pinaalis sa kanilang bansa ang ilan sa ating mga kapwa asyano. Hong Kong. Ang Hong Kong ay isang espesyal na administratibong rehiyon ng China. Nasa halos 238,000 na mga Pinoy ang nagtatrabaho dito at karamihan sa kanila ay mga domestic helpers. Nag-umpisa ang hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan at mga mamamayan ng Hong Kong noong taong 1970s at 80s. Alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang naghahangad ng mataas na sahod. Nang mga panahon na yon ay talaga namang lumulobo ang bilang ng mga Pinoy na gustong magtrabaho sa bansang Hong Kong. Humantong ito sa punto na mas marami pa ang bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho at bumaba naman ang bilang ng mga Chinese na mayroong trabaho. Kaya naman nagdulot ito ng inggit at galit sa mga Pilipino.
bumuo pa mismo ng samahan ang mga Chinese kung saan tinawag nila itong Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong. Kung saan, isa sa layunin nito ay ang pababain ng bilang ng ating mga kababayang Pinoy na mayroong trabaho sa bansa nila at bigyan ng trabaho ang sarili nitong mamamayan. Muling nanumbalik ang galit ng mga Chinese sa mga Pinoy nang mangyari ang hostage taking sa Quirino Grandstand. Ito ay matapos si hostage ni Rolando Mendoza, ang isang bus na puno ng Hong Kong tourists, na 8 sa mga ito ay nasawi. Malaysia. Hindi lingid sa ating kaalaman na isa ang bansang ito sa ating kapitbahay. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan nang akusahan nila tayo na ang Pilipinas daw ay nagdala ng mga masasamang tao sa bansa nila. Yan ay nang matapos tumawid ang ilang mga Pilipinong Muslim sa border ng Sabah. Ibinabato nila na mayroon daw utang ang Pilipinas sa gobyerno nila dahil sa mga nagasto sa pagpapagamot ng mga Pinoy na tumatawid sa border at nagkakasakit. Kanilang pinuputok na dapat sa kanila daw yun at nararapat na gastusin at hindi sa mga Pinoy. Bukod pa dyan, ibinabato din nila sa atin ang paratang na nasa lahi daw natin, ang pagiging magnanakaw, masamang loob, at ang pinakamatindi pa nito ay ang pagsisisi nila sa Pilipinas. Na ito daw ang dahilan kung bakit daw sila naghihirap. Dahil daw inaagaw natin ang mga lupain na dapat ay sa kanila, maging ang mga pinagkakabuhayan nila. Arab Nations. Isang Saudi Arabia sa pinakamalaking bansa na mayroong mga OFW at may pinakamalaking populasyon na mga Pilipino sa Middle East. Pilipino ay pang-apat sa pinakamaraming dayuhan na nagtatrabaho sa Saudi. Unang nagpunta ang mga Pinoy sa Saudi taong 1973 kung saan ang grupo ng mga engineer na Pinoy ang nag-migrate sa Saudi. Umabot na sa 800 hanggang 900 ng mga Pilipino ang pinaprocess ng Saudi Arabian Embassy kada araw. Dahil na din sa taas ng pasahod sa bansang ito, kaya naman maraming mga Pinoy ang nagkukumahog na lumipad at doon humanap ng trabaho. Ngunit sa kabila ng mataas na pasahod, kapalit naman ito ang pagmamaltrato at pang-aabusong sekswal at hindi pagpapasahod. Katulad na lamang ng kwento ni Agnes Mancilla, isang OFW na domestic helper kung saan sapilitan siyang pinainom ng bleach ng kanyang amo matapos niyang hindi maayos na makapagtimpla ng tea. Bukod pa riyan, ayon kay Agnes, isang buwan at anim na araw na daw siyang hindi pinapakain ang kanyang amo maliban sa kape. Sapilitan din siyang pinagtatrabaho ng 5 a.m. hanggang 2 a.m. araw-araw. Meron din siyang mga kagat sa likod. Dahil palagi daw siyang kinakagat ng amo niyang babae kapag nagkakamali siya. Isa din si Marilyn Nunez sa mga OFW na nakaranas ng pagmamaltrato sa kanyang amo. Ayon sa kanya, tumakas lamang siya sa kanyang employer matapos niyang makaranas ng pang-aabuso at sinubukan pa daw nitong kuhanin ng passport, pera at ilang mga gamit niya. Kaya naman napagdesisyonan niya na tumakas at pumunta sa pinakamalapit na police station at magpa-rescue sa Philippine Embassy. May mga tao talagang ganito ang pagtrato sa mga Pinoy dahil para sa kanila. Sila ay mataas at may karapatan sa isang tao dahil ito ay binabayaran nila. At ang tingin nila sa mga ito ay alipin. Ngunit hindi natin maaalis na may mga kababayan tayo na maswerte sa mga napapasukang amo na mababait. Katuklas, sa tingin mo, ano pang mga bansa ang nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa Pilipinas? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito po ang inyong katuklas na nagsasabing, a good story never dies.